Mga biyaherong magtatawid dagat, Dagsana sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? IV, 200,000 na pasahero yung inaasahan dito sa Batangas Port ngayong Semana Santa. As of April 4, nasa more than 50,000 na daw na pasahero yung pumunta dito sa Pantalan, habang mahigit 168,000 naman sa mahigit 100 Pantalan sa buong bansa. Umaga pa lang ng Miyerkules Santo, mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port. Buhos naman ang dating ng pasahero sa passenger terminal building. Ang resulta, maagang pinitensya para sa mga pasaherong bumibili ng tiket. Gaya ni Jackie, na halos 3 oras pumila bago nakabili ng tiket na biyaheng Romblon. Mahirap po. Kasi may kasama pa kaming bata, tsaka habang pila. May mga nagsisingit kasi na na kumukuha ng tiket. Kaya na matatagalan. Kahit naman 3 oras nang nakapila si Johnny na uuwi sa Oriental Mindoro, hindi pa rin ito nakakabili ng tiket. Dangan nga lang sir at kwan, yung malaraw, yung sakripisyon na sir ang sarili. Dismayado ang mga pasahero. This is the most crowded I have ever seen it at this Batangas Port. It's a little crazy, I don't understand. Nauna nang nanawagan ang Philippine Ports Authority ng karagdagang ambulance tellers sa mga shipping lines. Nung isang araw pa natin ni-requestion, but up to now, nakita nyo naman, wala pa ring tugon doon sa request natin. Yung marina is trying to find a way or trying to find a solution with the shipping lines also kung paano. Tingin ng PPA, masusolusyonan sana ang sitwasyon kung natuloy ang Unified Electronic Ticketing System sa Pantalan. So what we are trying to do now is to revive yung program. At nakikita naman natin na talagang ito yung ultimate solution so that hindi napipila yung mga kababayan natin, pwede ka na mag-advance booking. Ikinukonsidera naman ng Department of Transportation na madagdagan ng manpower sa mga Pantalan tuwing peak season. Depende sa pagdagsa, syempre magde-deploy tayo ng ng karagdagang tao kung kailangan talaga. Sabi ng PPA, mahigit 4,000 personnel ang nakadeploy sa mahigit 130 Pantalan na pinamumunuan nila sa buong bansa. Samantala, bukod sa PPA at PNP, nagsagawa rin ng inspeksyon ang pamunuan ng Philippine Coast Guard sa Batangas Port ngayong araw. So far orderly naman lahat, nakita naman ninyo, nakita natin, yung queuing. Dahil nga meron na tayong sistema, madali na lang para sa ating magpatupad sa ating mga kababayan na unawaan na nila. IV, nasa 20,000 yung inaasahang pasahero dito sa Batangas Port ngayon lamang yung araw. And as of 12 PM kanina, 5,000 na yung naitala nila na pasahero na sumakay ng barko. Samantala, IV, inaasahan na magsisibalikan o magsisimula magsibalikan yung mga pasaherong nagbakasyon sa iba't ibang probinsya sa Linggo ng Pagkabuhay. IV. Maraming salamat, Andrew Bernardo, at doble ingat po sa mga kapuso nating babiyahe ngayong Semana Santa.